falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop. Hi, ako si Gico, grade 11, transferee sa East Shore National High School. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako nag-transfer. Wala eh, tawag ng pangangailangan. Pero di bale, alam ko naman na ang school na ito ay puno ng ligaya at mga aral. Yun ang sabi nila. Hi, ako nga ulit si Gico. Si Gico na laging nakikita ang bright side. Pero mananatili ba akong ganito? First day, not bad ah. Sana lang makakilala ako ng mga bagong kaibigan. Okay ka lang ba? Mawala kita. Ano ba naman tong taong to? First day of school, dami-daming daya, gabing-gabi pa naman na. Ano ba itong mga babae ito? Magbe-break na lang. Dito ba CR? Si Gino, si Pico, si Jep-Jep, pero sino naman si Konsi? You have proved that you fight well. Now you can join us. Stop it!
Simula nung ipagtanggol ako ni Konsi, doon ang nagsimula na maging close ako sa kanila. Sobrang saya pala talaga, no? Kapag may mga kaibigan ka na. So, napansin ko, medyo nakatok din sila kung si dito. Pero mukha naman silang mabait eh. Kahit pa paano, panikdado ako sa mga nangbubuli. Hoy! Giga! Dahil nga close na ako sa kanila, gagawin ko na ang gusto nila. Dumadating na ba sa punto na hindi ko na alam ang ginagawa ko? Tunay nga bang nagpadala ako sa tukso? Bago to, bago sa akin to. Hindi ko na alam ang mga ginagawa ko. Bakit po lang to? Sigurado naman ako kung siyan lang yung binigay sa akin ng buyer eh. Alam mo, ayaw ko sa lahat, yung sinungaling. Maniwala ka sa akin, Konsi. Yan lang talaga yung binigay ng buyer. Alam mo, kilala ko yung buyer na yun eh. Buo lagi binabayad nun. Maniwala ka sa akin, Konsi. Yun lang yung binigay ng buyer. Si Gino? Si Konsi? Maniwala ka sa akin, Konsi. Di maaari yun. Uy, Gino! Alam mo na pala itong lugar na ito eh. Teka lang. Alam mo, pre. Kung hihingi ka naman, bibigyan kita eh. Pero pamilya ko na ito eh. Uy! Mga to, anong ganap-ganap niya dyan? Ito kasi tropa mo eh. Itatagupan ng pera sa akin. Ito? Ito yung tayo dyan. Tol, kilala mo ako. Hindi ka pa.
Uy, Konsi! Ano naman sinabi na alam ng JP yung aking kapag natin dito? Uy, dito! Nagawa mo dito? Si Jeff kasi. Alam mo naman, walang makakalabas dito. Magkaibigan naman tayo eh. Oo naman, Konsi. Yan, yan ang gusto ko sa'yo. Oh, ito, yung gramo mo. Yun! Kaya sa'yo, Konsi, thank you. Bukas na bayad nito, ha? Si, alam mo naman, ayaw na ayaw ko yung ginagawa ko yung JP. Ayaw ko rin magyari sa iyo, pero wala naman lang makakalabas dito. Sige na, tara. Woo! Sa munting pala, dito ko na napagtunto na hindi na tama ang lahat ng ito. Maraming bagay ang dapat bigyang pansin. Ngayon ko masasabi, oo, tama nga sila. Na-impluensya na nga ako ng mga kaibigan ko. Pero, anong gagawin ko? Kaibigan ko pa rin sila. Gino! Gino! Ano yun? Bakit? Pwede mo kong paliwanag sa akin lahat na nakita ko kagabi? Sorry, Gico, pero pagdating dyan, hindi ko pwedeng sabihin eh. Tol, kaibigan niya din naman ako. Kailangan kong malaman yun. Tol, ako yung mapapahama. Si Konsi ba? Alam mo, Tol, hindi ko alam yung buong storya eh. Pero hindi mo naman kailangan magisunod-sunuran sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang naman ako eh. Sige na, pero pangako mo sa akin na satin-satin lang to ah. Si Konsi, drug pusher. Si Jeff, drug user. Hindi ko na talaga ma-process to. Konsi, sigarilyo. Ayusin na. Parang tayo yung ngayon, pre. Guys, mali na tong ginagawa natin eh. Ayoko nang ganito. Biruin nyo. Nag-iossi kayo, nagiiinom, nagdodroga. Ang pinagsasabi mo? Wala mga angal-angal dati ah. Saan nagagaling to ah? Si Gino, nakita ko kagabi. Inaaway mo. Ano bang alam mo? Tama na yan, hayaan mo na. Umalis ka na dito. Guys, gusto ko na mapabuti tayo eh. Alis! Umalis ka dito! Hindi ka namin kailangan. Alam nyo, kahit ganun sila, kahit galit sila sa akin, mahal na mahal ko sila. Tanging hining ko lamang ay ma-realize nila na hindi pa uli ang lahat upang magbago. Napaka-hipokrito ko siguro nun sa pagsasabi nun, pero oo, totoo yun. Si Jeff, sana maunawaan niya lahat ng bagay na ginagawa niya ay may kahihinatnan. Si Pico, kahit na babaero yun at maraming bisyo, alam ko, hindi naging matigas ang puso niya para magbago. Si Gino, ayun, sobrang bait nun. Naiintindihan ko siya, naiintindihan niya ako. Pareho kami ng sitwasyon. Ang kaibahan lang, takot siya. Siyempre, si Konsi, alam ko, may mabuti pa sa loob niya. Naway ma-realize niya at ng mga magulang niya na hindi tama ang gawain nila. At hindi pa uli ang lahat para magbago. Sana dumating yung araw na maging ayos kaming lahat. Dahil wala naman akong ibang hiling kundi ang mapabuti sila. Sa loob ng maiksing panahon na magkakasama kami, minahal at mamahalin ko pa rin sila. Tapos na. Konsi? Kamusta? Grabe. Nahiya pa akong napitan ko ngayon eh. Kasi gusto ko kong magtawad sa'yo. Alam mo na, sa mga maling nagawa ko sa'yo. Nadawid pa kayo. May pahinagarito ko. Yung inoong pati ang drugs. Kundi dahil sa'yo, hindi ko napagtanto yung mali ko. Kundi dahil sa'yo, hindi ko pa malalaman na may mabuti pa sa akin.
Salamat ah. Alam mo, Kors, tagal mo nagsabi. Tagal mo namin hinihintay ito eh. Huh. Ang sweet nyo naman. Oh, sipi ko pala ito eh. Miss Nadine. Okay naman. Narinig ko lahat ng usapan nyo ha. Pero, alam ko, lahat ng sinabi niya, hindi mo talaga yung mga salamat kasi, ngayon, natutunan ko yung mga pagkakaman niya. Pasensya niya kasi, ito lang siya ngayon. Alam niyo dalawa, nakahulat kayo. Bigla naman kayo nalapit. Tapos bigla sabihin niyo, tinga ka kayo dito. Ooh. Teka, alam niyo, may naisip ako eh. May visitor po ba kung senior sa'yo? Opo, opo. Kumusta na po siya? Regarding po sa kanyang condition, for the past few months po, compared po ngayon, it's much better naman po siya nakapag-function. Pwede naman po siya bisita ayon sa loob. Nagbuti naman po. Tolo po. Maraming salamat sa iyo. Hindi tayo sa iyo. Hindi ko marihiralan sa mga sakit na ako. Ako, wala lang yun. Ganun talaga. Magkakaibigan tayo. Mabuti. Okay ka na ngayon. Ay, nga pala. Siyempre, matagal na rin ako nandito. May lagi namang dumadalaw sa akin kaya nililipang ako kahit pagkano. Kaya siya na rin nag-aalaga sa akin. Ah, ganun ba? Okay naman kung ganun. Talaga na ako ngayon. Tulad niyo. Hindi mo sila mo. Galit po ka ang natang. Ang mga pala, bakit hindi mo naman yung sarapas ko ang hindi na rin. Tama ang sinabi ng ating pangbansang bayani. Ang kapataan ang tunay na pag-asa ng bayan. Tayo ang magsisilbing liwanag sa mundong puno ng kadiliman at kasakiman. Alam ko na tayong mga kabataan, madali tayong matukso, madali tayong magpadala sa peer pressure, pero sinasabi ko sa iyo kaibigan, hindi dapat tayo ang nai-impluensyan ng masamang gawa, kundi tayo ang mag-impluensya sa kanila ng mabuti. Sa aking mga kaibigan na iniisip nila huli na ang lahat para magbago. Nagkakamali ka. Araw-araw, may binibigay ang Diyos na pribileyo upang ikaw ay mamuhay. Mahal ka ng Diyos at willing siyang maghintay para sa'yo. Lagi mo lang isa-isip na mayroong pribileyo upang gumawa ng panibagong bukas. Panibagong simula na iyong tatahakin hanggang ikaw ay tumanda. Maraming salamat at ito ang Liwayway.